umiinit ang mga pangyayari ngayon sa West Philippine Sea, lalong higit sa teritoryo ng Taiwan. Pinapoy pa nito ng pagsuporta ng United States of America sa bagong presidente ngayon ng Taiwan, na ito daw ay lumalayo sa prinsipyo ng People's Republic of China. At dahil dito, maraming balibalita ngayon ang napakaraming estratehiya kung paano daw i-conquer ng China ang Taiwan. At isang pag-aaral mula sa isang article ang patungkol sa kung paano patutumbahin ng China ang Taiwan. At ang tanong ay, maaari bang kontrahin ng Taiwan ang malupit na pagsalakay ng China na may mga missile? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang PRC ay naglabas ng hanggang 2,000 na ballistic missiles kasama ang DF-11 at DF-15 ayon kay Chris Osborne, presidente ng Center for Military Modernization. Sa mga palaro ng digmaan, madalas na isinasalaysay ang mga senaryo ng biglang pag-atake kung saan agad na inaangkin ng China ang Taiwan bago makapag-intervene ang posibleng mga tagapagtanggol sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang serye ng mabilisang atake gamit ang ballistic missile. Ang mga atake na ito ay layuning lampasan ang air defenses ng Taiwan, puminsala sa critical na infrastruktura, gawin din sa command and control systems, maging ang armas at land defenses. Ang Taiwan ay nasa loob lamang ng 100 milya mula sa mainland ng China. Kahit ang mga ballistic missiles na maikli, medium at long range ay hindi kailangang maglakbay ng malayo. At ang People's Liberation Army ay kilala sa mabilis na lumalaking arsenal. Ayon sa isang interesanteng research paper mula sa Tufts University Fletcher of Law and Diplomacy, totoo nga na ang PRC ay naglalabas ng hanggang 2,000 ng ballistic missiles kasama ang DF-11 at DF-15. Ang isang serye ng pagsalakay gamit ang ballistic missiles ng PRC ay dinisenyo upang gawing walang laban ang Taiwan na magtanggol laban sa isang air amphibious assault para sakupin ang isla. Ang ganitong senaryo inilarawan sa taon ng ulat ng Pentagon tungkol sa China bilang fait accompli. Kahit ang pinakamahusay na air defenses at alam na mayroon ang Taiwan ay hindi sapat na handa upang pigilan ang isang malupit na pagsalakay dahil sa sobrang dami nito. Dahil maaring kulangin sa precision interceptors upang subaybayan at patumbahin ang isang serye ng daang missile. Ang pagtatangkol laban sa ganitong senaryo ay malamang na pangunahing dahilan kung bakit kilala ang Taiwan sa pagpapatakbo ng ilan sa mga pinakamodernong network ng air defense systems na kailanman ay tatag. Ang Taiwan ay maaaring magkaroon ng pinakamatibay at masalimuot na air at missile defense network sa buong mundo. Kasama dito, hindi lamang ang Patriot Missile System na binili mula sa Estados Unidos, kundi pati na rin ang maraming sistema ng anti-air missile na gawang Taiwan at malawakang pondo sa early warning radars at iba pang defensive measures ayon ito sa research paper ng Fletcher School. May isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang pagtatanggol laban sa darating na serye ng ballistic missiles na alinmang engagement sa China, at ito ay may kinalaman sa air power. Isang interesanteng war game na isinagawa noong nakaraang taon ng RAND Corporation, natagpuan nga ng isang abanting air power ng US at ng mga kalyado ay maaaring mawala o malubhang masira sa pamagitan ng isang mapanirang pagsalakay ng ballistic missiles na idinisenyong sirain ang mga 5th generation aircraft sa lupa bago ito lumipad. Ang eksaktong senaryo na ito ay sinasaalang-alang sa war game na isinagawa ng RAND Corporation, at tiyak nga ang mga unang findings ay nagsasaad sa panahon ng isang Chinese attack sa Pacific na wala ng United States ang higit sa 100 5th generation fighter aircraft. Karamihan sa kanila ay nasa lupa dahil sa mga missile strikes. Ang mga findings na ito, gaya ng ipiniliwanag sa isang essay ng RAND hinggil sa war game ni Iber Baraktari at Jim Mitre, Vice President at Director ng Global Emergent Risk, ay nagbigay din ng mga pangunahing puntos kung saan maaaring gawin ang mga pag-aayos upang bawasan ang pinsala. Ang pag-aaral sa war game na napakakomplikado ay nakakita ng malawak na hanay ng mga taktika at pamaraan na disenyo upang lubos na bawasan ang ganitong klaseng mga pagkawala. Sa kabuuang 17 na inirekomendang solusyon, ang pinaka-epektibo ay kinilala bilang dominasyon sa impormasyon. Ang mga solusyon na sinusubok at napapatunay na epektibo ay kasama sa pagpapatupad ng cloud technology, pagsasaayos ng mga decoy,
Smart Sea Mines, Multi-Domain Maneuver, at pagsasama ng multiple networks sa isang solong device. Lahat ng mga techniques na ito ay naka-align sa pamagitan ng pagtatatag ng isang malaking prioridad. Dominasyon sa networking at impormasyon. Ayon sa Alcy ni Rand, ang 70 na solusyon ay sa iba't ibang bagay pangunahing nakatuon sa pagbibigay ng isang informative advantage sa Defense Department at sa mga kalyadong pwersa laban sa China. Natagpuan din ang wargame ng Rand na ang pag-adapt, produksyon at integrasyon ng mga umiiral na imbensyon ay nagpapakita ng kahalagahan na hindi bababa sa paghahanap ng mga bagong disruptive na teknolohiya. Bagamat ang mga bagong pag-aaral ay laging mahalaga sa hinaharap, ang epektibong operasyon ng militar ng United States sa malapit na panahon ay mabuti sanang mapagsilbihan ng mga pagsisikap na operasyonalisahin ang umiiral ng matagumpay na imbensyon ayon sa natuklasan ng pag-aaral. Ang essay ng RAND ay nagsasaad ang Defense Department. Mayroon itong innovation adaptation problem, hindi innovation problem. Ngunit ang landas tungo sa pagtanggap ay mas madali kapag gumagamit ng mga itinatag na teknolohiya kaysa sa mga nasa yugto ng pagsilang. Kaibigan, maraming mga posibilidad ang pwedeng mangyari at pwedeng umiral sa pagsalakay ng China sa Taiwan, at ito ay pinangangambahan na mangyari ng buong mundo. Ngunit wala tayong ibang kakapitan, mga kaibigan, kundi sa ating Panginoong Diyos lamang. Siya ang magliligtas sa atin. Jeremiah 17 verse 13. O Panginoon na pag-asa ng Israel, lahat na nagpapabaya sa iyo ay mapapaya. Sila nagsisihiwalay sa akin ay masusulat sa lupa, sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon na bukal ng buhay na tubig. Kaibigan, huwag nating pabayaan mawala ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Nawa ay lalo itong umigting habang dumadating ang panahon ng wakas. Purihin ang ating Panginoong Diyos, at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo, sa inyo pong pagmamahal sa amin, pag-aaruga at pag-aalaga, Panginoon, na sa anumang balakid ng buhay, naniniwala kami at nananampalataya na kayo po, Panginoon, ang nakakaalam kung paano po kami liligtas. Panginoon, iligtas po ninyo ang inyong bayan. Gabayan niyo po, Panginoon, ang mga leaders ng iba't ibang bansa na nawa ay hindi umiral ang kaguluhan, kundi magkaroon ng tunay na kapayapaan. Purihin ka, aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.